Hi everyone, I'm back. Welcome to my life. Sa mga di po nakakakilala sa akin, ako po si Ayla, a Filipina dito sa Japan. And kung interesado ka sa buhay ko, sa mga ganap ko, you are free to browse my videos on my channel. Mga dati ko ng subscribers, maraming salamat po sa support nyo hanggang ngayon. And you might be wondering kung bakit tayo nagtatagalog today. Kasi yung content natin is para sa mga kapwa natin Pilipino na andito sa Japan. Yes, kasi sa mga di pa nakakalam, nag-i-English-English kasi ako sa mga videos ko. Kasi yun yung nakagawian namin ng asawa kong hapon. Sasabihin ko sa inyo yung mga requirements kasama na dun yung babayaran nyo when you renew your Philippine passport. Pangalawa, yung steps na ginawa ko from start to finish. If ever first time nyo doon, magsasabi ako ng mga parang palatandaan, mga landmarks, anong gusali, malapit doon sa PCG Nagoya para na rin sa easy access nyo. And kung ano yung pinakamalapit na station, train station doon. And kung mayroon ba silang parking lots, ganon. And pang-apat naman is, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung experience ko, parang feedback ko sa staff doon, ano yung ugali nila. So let's go with the requirements. Una is yung Philippine passport nyo. Pangalawa is yung photocopy ng passport nyo. Data page ng passport nyo. Ano ba yung data page ng passport? Saan ba yun makikita? Yung data page ng passport nyo is yung page kung saan nandun yung picture nyo, yung details, yung full name nyo, yung mga iba't ibang details. Yung page na yun. Ipo-photocopy nyo siya ng isang photocopy in A4 size. Yes. And pangatlo is yung babayaran yung 7,800 Japanese yen. Pang-apat is kite siya. Kite kung tawagin in Japanese. Stamps siya sa English. Bumili kayo ng 575 stamps. Binubo siya ng apat na stamps. Yung isa is 500. Yung isa naman is 50. Yung isa naman is 20 and yung isa is 5. So, apat na stamps in total of 575. So, yun, yung 575 na stamps. And panglima is bibili kayo ng envelope, self-addressed envelope. Isang envelope kung tawagin ay nagagatasan. Envelope na yun, ilalagay nyo yung pangalan ninyo, yung contact number, and yung address ninyo dito sa Japan. You have to write it in Romaji or yung alphabet. Kasi kailangan i-double check niyo siya, kailangan accurate, tama yung information kasi yun yung envelope na matatanggap mo once natapos na yung passport. Doon nila ilalagay yung bago mong passport and isi-send nila sa address na isinulat mo doon sa envelope. Ipipaste mo din yung stamps na binili mo, yung 575 stamps doon sa envelope. Pang-anim na requirement is yung application form. Ipiprint mo siya into A4 size. Saan ba makikita yung application form? Makikita yung application form doon sa email na isi-send nila sa'yo. Kasama yun siya sa steps na ginawa ko. And di mo makukuha yung application form unless nagawa mo na yung steps, yung online booking. So first, yung first talagang gagawin natin is mag-book tayo online. Kasi nga, sabi ko, hindi sila nag-i-entertain ng mga walk-in applicants. So kailangan talagang may appointment ka sa kanila para ma-entertain ka. So paano ba mag-book ng appointment? So yung ginawa ko first, nag-Google search ako ng Philippine Embassy Nagoya and then lumabas yung Consulate General of the Philippines in Nagoya. Yon. And then kinlik ko yung website and then lumabas itong website nila. So scroll down. Doon. Stop sa yung red. Nakita niyo yung red na nakasulat? Advisory on the start of online passport applications. Doon, kinlik ko yan. Direct ako sa site na tong passport advisory. Yan, nakasulat dyan kung saan nakalocate yung PCG Nagoya. And then,
Kinlik ko ulit yung red na nakasulat, advisory on the start of online applications. Global Online Application System. Kung sa GOAS yung acronym. So, kinlik ko yan and ito yung lumabas. Yung mga passport requirements. Yun. Kinlik ko yung blue na nakasulat, underlined, na book appointment link. So, after kong naklik yan, idadirect tayo sa page na to kung saan may mga terms and conditions. And then, naglagay ako ng check dun sa checkbox sa gilid nung naka-red na sulat. Start individual appointment. Ipi-fill out mo yan kung nasaang country ka and kung ano yung embassy. Kasi may tatlong embassies yata. Di ko alam, okay? Di ko masyadong alam. But yung alam ko is may PCG Osaka, may PCG Tokyo, and then Nagoya. So since nandito ako sa Nagoya, sa Aichi, ito yung pinaka-convenient para sa akin. So if ever yung location nyo is malayo sa Tokyo and then Osaka, and then nandito lang kayo sa may gitna, then I think PCG Nagoya is the best option for you. So after nyo ma-fill out yung country and yung site, i-click nyo na yung next. So, after clicking next, yun, lalabas yung mga available slots. Malalaman nyo na available pa yung slots kasi naka-green siya. Yung mga naka-red, fully book na yan. So, yun, pili-pili ka lang ng schedule na bagay sa'yo. You just have to click the I am not a robot and then click next. After that, mayroon ng mga naka-red-red na sulat dyan. I-click mo lang yung agree doon sa box. And then, ready ka nang maglagay ng mga important information mo. Ano ba yung mga information na dapat nating i-fill out? Personal information. Yung number, phone number mo dito sa Japan. Mobile number. Yung email address mo. Yung last name mo. Yung given name mo. Or yung first name mo. And then, yung middle name. Next, yung date of birth. Month, day, and then year. And then, ipitik mo kung saan, anong gender ka, female or male. Civil status mo, kung single ka ba, married, widow, divorced, ganon. And then, scroll down mo din yung next one, yung birth legitimacy. Ever, hindi sila kasal nung ipinanganak ka, ilalagay mo dyan, illegitimate. If ever naman, kasal na yung mama at papa mo nung ipinanganak ka, then you can choose legitimate. Yun. Next, country of birth, province, kung anong city ka sa Pilipinas. And then next naman is yung papa mo, yung father's information. Yung sa mama naman, sa mother's information, please be careful sa pag-fill out sa mama's sa information ng nanay niyo kasi yung hinihingi nila dito is yung pangalan ng nanay mo nung hindi pa siya kasal. And then, yung information ng spouse mo if ever you are married. And then, sa application information naman, kung anong type ng application yung gusto mo. Anong gustong service mo sa kanila? Old passport number mo, date of issue, and then issuing authority, basis of Philippine citizenship. Yung nilagay ko dito is by birth. Kasi nung pinanganak ako, talaga Pilipina, yeah. And are you a foreign passport holder? Sa akin, no. Agency contact person, yung current address mo dito sa Japan. After that, you have to check the I am not a robot. And after that, after checking, you just have to click confirm. Idadirect ka sa page kung saan my view appointment na nakalagay. Doon. After clicking that, view appointment, may lalabas na parang ifi-fill out mo appointment code and email address. Wait ka lang ng konti. May lalabas na email galing sa kanila. And yan, tulad ng nakita nyo sa screen. After nyan, kinlik ko yung email nila sa akin. And, kinlik ko yung click here to confirm your booking. After nyan, yun, may lumabas na confirmation of
application or booking. Yun. So, makikita mo, meron na akong appointment code number, site name, date, and time. Next steps, ano yung gagawin? Print all, di ba nakasulat dito? Print all the attached documents in A4 size paper. Click here to download your application form. So, yung nangyari sa akin, nung clinic ko siya, hindi ako na-direct sa kung ano-ano mang website na yan. So, na-trouble ako. So, tinawagan ko sila kung ano yung gagawin ko kasi hindi talaga ako ma-direct. So, sabi nila, huwag ka lang daw mabahala kasi same lang naman yan. Kung ano yung nandyan sa dapat na ikiklik mo, same lang sa kung anong form nandun sa at naka-attach sa email nila. So, dun sa email, mayroon sila naka-attach na PDF. Da-download nyo lang yan and then ipiprint and then dadalhin nyo yan. Yan yung ika-6 na requirement natin. Number 2, bring the printed application form, 2 copies of e-receipts. Sabi nila, wala yung e-receipt kasi mismo sa in-person tayo magbabayad. Hindi tayo nagbayad online or anything. So, wala yung e-receipt na yan. Before ka makapasok doon, kailangan mo munang sabihin sa kanya, sa guard, kung ano yung pangalan mo kasi mayroon siyang checklist and then iti-check nila doon kung nakapag-book ka talaga ng appointment kasi wala silang ini-entertain na hindi nakapag-book online. Yes. After ko kay Kuya Guard, pumunta agad ako sa window 2. Yun yung parang step kung saan ibibigay mo lahat yung ng requirements mo sa window na yon. Che-check nila pa isa-isa yung requirement mo and yung information na isinulat mo kung tama ba yung spelling, ganito, ganyan. And after nun, if ever okay lahat ng requirements mo, dun ka kagad sa payment section. So, pupunta ka sa next window and then babayaran mo yung 7,800 Japanese yen. And after that, andali lang, after that, punta ka agad sa step 3. Yung step 3, yun na yung magaganap yung picture-picture. Habang nasa waiting ka pa lang, para mas madali, tanggalin mo agad yung hikaw, yung necklace mo, yun. Yung mga accessories mo, yung contact lenses, yung eyeglasses. Kailangan malinis yung mukha mo once you go to the picture taking. Pwede bang mag-smile pag nagpi-picture taking sa passport? Yes, pwede daw mag-smile, sabi sa akin ng staff. Ma'am, pwede kang mag-smile as long as hindi fully smile and hindi kita yung ngipin. So, at least, kasi diba, 10 years kung dadalhin yung passport ko, at least man lang maganda yung kuha doon. So, yeah, pwede kang mag-smile ng pakit lang. And then, hihingian ka din nila ng fingerprint sa right thumb, left thumb, right index, and then sa left index. After that, checking lang, confirmation of everything, mga information, details. Tapos na! Doon ka! Bye-bye na! And wait ka lang ng 2 months. 2 months, yes. Yan yung sabi sa akin, ma'am. It will take 2 months bago mo makuha yung passport mong bago. And 10 years na siya. First time mong pumunta doon, makaka-access ka from Nagoya Station papuntang Sakae. Pero, papuntang Sakae na line. Pero, yung bababaan mong station is Yabacho Station. Pagkalabas mo ng Yabacho Station, nandun agad, bubungad agad sa'yo yung PCG Nagoya kasi malapit lang dun. And if ever naman familiar ka na sa Sakae, Sakae City dito sa Nagoya, yung mga malapit na gusali dun is mayroong Parko. Parko is parang department store. H&M, yes. Kung mahilig ka pumunta sa H&M, doon, napakalapit. Nasa gilid lang siya ng H&M. Malapit din siya sa Matsuzakaya. Yes, Matsuzakaya na building. About naman sa parking, marami silang parking for jitensya, for bicycles. Pero about sa cars, meron sila mga coin parking sa malapit, kaya lang mahal. Mahal siya. Wala siyang free parking and if ever naman i-stop mo lang yung car mo sa gilid, kailangan mayroon talagang naiwan na driver doon para in case lapitan kayo ng police or something, yeah, at least may makapag-drive
pa palabas sa lugar na yun. I hope nakatulong ako, nakatulong yung vlog natin for today. And if ever may mga questions kayo, please comment down below. Maraming salamat po sa panunood and I hope you give this video a thumbs up and subscribe na din. Bye! See you next time!